At madlang onliners, nasubaybayan nga natin ang kwentong ibigan ni na Jay at Kyla at nagkakilala nga sila sa isang pageant dahil pageantero itong si Kuya Guy. Pageantero! Naging close ang dalawa dahil na rin sa isang close friend. Yung mga simple messages nila ay napunta na rin sa mga kinikilig moments. Isa na dyan yung paghatid sundo ni Kayla kay Jay at mga coffee shop dates. Kaya mo yun. Sabi, pero, ito na nga, after ng ilang months, parang nagbago na lang attitude si Jay sa relationship nila. What? Kaya, yun pala, may nagiging ka-close na pala siyang girl sa pageants. Uy, naku, micro-cheating na yan. Dinadala pa niya sa same coffee shop kung saan sila nag-debate, nagda-date ni Kayla. At nga dahil sa naging story nila, ito ang mga giling questions natin. Okay, ang question natin ay, kapag may intention ka sa ibang tao, kahit na may relasyon ka, makukonsider mo ba yon na cheating? Oh. Yes! Ay, oh my God. With conviction. Cherise, may intention ka, pero may jowa ka. Okay. Oh. Let's say itong tao na to ay friend mo, at saka kaya mong abutin, hindi naman yung mga celebrity. Okay. Oo naman. Paano intention? Eh, pwede kasing intention pero no action. Diba? Parang nasa isip mo lang siya. Alam mo yun, lust, you know what I mean? Pero nasa isip mo pa rin siya eh. Sabihin natin, hindi mo ginawa ng action, pero alam mo yun, subconsciously, nasa utak mo na, what if may mangyari sa, what if maging kami, what if ganyan-ganyan? O, diba? I think, depende siya sa level ng intention. Yeah. Kung ang intention lang naman is, tawag nito, ay, kasi same kami ng ginagawa, dancing. Di mag-dance kayo. Mag-dance together. Pero kunyari, gusto mo na parang may mali siya na sa'yo. Kapag yung kilos mo is binibigan mo na ng mali siya, I think that is cheating. Yun na yun. Yes, no? Cheating na yun, for sure. Kapag inactionan mo. Pero for me lang, kapag intention lang, like sa utak-utak lang, tao lang rin tayo, lalo na kapag nagkaroon ka ng long-term relationships, you've seen this person's ups and downs, nakita mo na rin yung red flags niya and yung green flags niya. And now you see, kung let's say may coworker kang bago, you know, medyo maganda, matalino, and that's all you know. You don't know their red flags. You don't know what they've been through. Pero you're infatuated lang sa part na, parang solid kahit maging may girl. Ka? Hindi, parang, hindi. May mga ganun kasing tao talaga. Pero hindi nila a-actionan. Pero for me, pangit kasi talaga nun. Kapag love mo talaga kasi hindi uubra. Pero something nga, nabanggit natin sa mga nakaraan na episodes, na minsan yung mga relationships nagiging boring. Na ano tuloy ako? Parang, yeah, hindi wala kang ginagawa. Pero nasa confirm niyo to guys. Oh, pero nasa utak mo siya. So may chance na gawin mo siya. Oo. Lalo na pag mahina 'yung pero tao. Ano ko lang sabi mo kasi nasa long-term relationship ka tas naging boring. Alam mo kapag ka-committed ka, hindi pa rin talaga papasok sa isip mo 'yun. Kahit na gano'n na kayo katagal, kahit na maging boring man, mas gusto mo pa rin i-relive or maging happy ulit yung relationship nyo kaysa yung mag-action ka pa sa ibang tao. Iisipan ko pa ng kahit ano. Yes. Oo. Yun ang opinion ko, ha? Opinion dyan. At saka opinion ko rin. Ang dami namin opinion dito. ako na base ko lang yung opinion ko sa mga nakikita ko, lalo na sa mga peers ko. Kasi they can stay in a long-term relationship talaga and very committed sila sa relationship. Hindi sila a-action, hindi sila magta-try mag-cheat. Pero sometimes open pa nga sila na parang, you know, in sinasabi nila sa girlfriend nila or like sinasabi ng girlfriend nila sa boyfriend na parang, ay, halatang gusto mo to. Parang, uy, hindi. Pero mabait niya. Hindi. Ikaw pa rin talaga. Parang ganun lang. Wala, mas, ewan ko, open topic naman to sa mga mature. Matured lang makakaintindihan na ito. Yung mga nasa sitwasyon na yun mismo, ang makakapagpaliwanag, diba? Uh-oh. Ako, magandang usapan yan. Madalang online is mag-tweet, mag-comment, mag-react gamit ang ating hashtag for today. Yes, at madalang onliners, keep on following us for more breakup and love stories that we share this especially for you. Ready na?